Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isa na namang matinong Pilipino na umalma, nagsalita na at nangako na lalabanan niya ang katiwalian na nakikita niya sa gobyerno ngayon. Siya po si former COA Commissioner Heidi Mendoza. Naging COA Commissioner siya noong 2011 dahil sa kanyang mga expose bilang State Auditor, hindi siya natakot na ibulgar ang mga katiwalian na nakita niya bilang Auditor, COA. So, ang mga katiwalian na ibinulgar niya no, na naging sensational, yung katiwalian sa Makati City Government panahon ng mag-asawang Binay, Mayor Jijomar Binay at Elinita Binay, mga overpriced na mga transaksyon, yan. Pasabog niya yan. Pasabog din niya yung mga katiwalaan sa Armed Forces of the Philippines panahon ng AFP Comptroller Major General Garcia. Ano pa? Yung mga katiwalian sa Autonomous Region Mindanao panahon ni Governor Zacarias Candao. So, ako, natutukan ko ng gusto itong mga pasabog ng auditor na ito, Heidi Mendoza. At grabe, saludong-saludo ako sa character integrity ng Heidi Mendoza na ito. At dahil sa kanyang walang takot na mga expose, yun, in-appoint siya na COA Commissioner noong 2011. Hindi lang yan, hindi lang COA Commissioner, na appoint din siya as Undersecretary General ng United Nations. Wow, ang bigat. Noong 2015, yung Office of Internal Affairs Service, internal, so more on audit pa rin. So, mabigat ito, Heidi Mendoza. So, ano yung katiwalian nakikita niya? Una, yung pagsingit-singit ng mga unprogrammed funds. Sabi niya, sobra na to. Hindi na pwede kasi noong 2023, grabe yung mga isiningit na mga unprogrammed funds. Okay, so tignan ko ha, yung noong 2023, ang executive branch, sabi niya, 588 billion lang yung unprogrammed funds. Kailang ang Kongreso in-increase ng 37%, naging 807 billion ang unprogrammed funds. Ito yung inaalma niya. Hindi pwede ito. So, 2024, ganun din. In-increase na naman yung unprogrammed funds from 281.9 billion, ginawang 731.4 billion. And these are all under the Office of the President. Sabi niya, ay stop, hindi na pwede ito. Auditor siya. Kaya, plus, maliban dito sa unprogrammed funds, singit-singit na ganyan, ang ayaw pa ni ex-commissioner Heidi Mendoza, yung mga non-stop na mga congressional hearing, both houses of Congress, tungkol sa POGO, tungkol sa AGK, sabi niya, ano bang nangyayari sa ating bansa? The same old politicians, tapos wala nang pag-asa ang taong bayan kung sila-sila na lang ang mamamahala. Let's put a stop to this, sabi niya. So, anong gawin niya? Paano niya mahinto yung mga ganong, paano siya makatulong sa ating bansa? Bigla siyang komandidatong senador. Okay? So,
dito sa Philippine Star headlines, ex-COA Commissioner Heidi Mendoza launches Senate bid, advocates for budget literacy. Ang plataforma niya, dapat yung budget is transparent, hindi yung poros and program funds na lang. Budget literacy, kasi siya auditor siya eh. So, kailangan natin ang isang Heidi Mendoza sa Senado. Okay, ito yung kanyang ano. So, I ask myself, kasi nanonood siya sa mga budget hearing eh. Nanonood siya, na-feed up na siya eh. Sabi niya, I ask myself, what is this? I don't think I can stomach the lack of hope when I look at those who really have the audacity to run. Yung mga tumatakbo ba na the same old faces, same old politicians. So sabi niya, it's about time to put an end to the election of same old politicians and families in government. Agree ba kayo na panahon na ng pagbabago na hindi na lang yung pare-pare? Example, Senator Lito Lapid. Yeah, 17 years na pala siya sa Senado. Anong nai-contribute ni Senator Lito Lapid? Ano pa? Senator, ex-senator Manny Pacquiao. Anong nai-contribute niya? Mga ganun. Tapos, yung mga the same old politicians, the same names. So, ako natutuwa na mayroong ganito. Hindi siya politiko eh, dahil state. Saka ang alam kong background nitong si Commissioner Heidi Mendoza, galing siya sa pobre. If my memory serves me right, correct me if I'm wrong, ah. Galing siya sa pobreng pamilya, anak siya ng isang sundalo. So, doon niya nakita yung character, integrity ng tatay niyang sundalo. So, yun ang nag-inspire sa kanya to do good. To be honest, kasi nakita niya sa buhay ng tatay niyang sundalo. Ganyan po ang background ni Heidi Mendoza. Galing sa pobre, nakapag-aral, naging state auditor, naging commissioner. At ang ngayon, hindi niya na masikmura yung nangyayari sa ating bayan. So, salamat at may mga taong ganito na although independent siya, wala siyang machinery to run a national campaign, but sabi niya, evil, kasabihan na lang ito, ha? Evil triumphs when good men do nothing. Ayun, good Filipino. Napatunayan na ni Heidi Mendoza ang kanyang karakter, talagang kailangan siya ng bansa. Kaya nag-file siya ng Certificate of Candidacy. Ako naman natuwa na merong isang Heidi Mendoza. So, sa mga hindi nakakakilala, Heidi Mendoza, matinong Pilipino ito. Yung mga kagaya niya ang kailangan natin. The same manner with Attorney Vic Rodriguez. Hindi siya politiko. Oh, ngayon, nag-file si Attorney Vic. Bakit siya nag-file? Kasi ang plataforma niya, lalabanan niya ang korupsyon sa gobyerno. Sabi nga niya is, pumayag siya na ikampanya ang Marcos Jr. panahon ng presidential election, hoping na matamper o ma-stop ang greed and corruption. Yun ang akala ni Attorney Vic. Kaya lang sabi niya, kabaliktaran ang nangyari. So, alam nyo na, yung imbes na team good governance, sana ang direksyon nila nung magkasama pa sila ng presidente, kaya lang nabaliktad. Wala na. Maraming pumasok na iba. Maraming nag-influensya na. Because of weak leadership, walang magawa. Yun. Ito na ang nangyari. Kaliwat kanan. Sa SWS
survey, pinaka-latest, ang isa sa pinaka-mababang satisfaction rating, negative satisfaction rating ng mga respondents is fighting graft and corruption. Negative 26% ang hindi satisfied sa paglaban ng gobyerno sa katiwalian. So, salamat, Heidi Mendoza, Attorney Vic. Meron pa, hindi ko pa ano yung iba. Ito lang, dalawa ang bumibilib ako sa dalawang kandidato na ito na may pagmamahal sa bansa. Although, risk ito sa kanila dahil gastos, will take so much time and effort to launch campaign. Kaya lang, sana magkaroon ng people movement. Ang mga tao na ang mangampanya para sa mga kandidato na kagaya ni na Attorney Vic at ex-COA Commissioner Heidi Mendoza.